Nga Seb, speaking of 7.30, tayo ay tumungo na sa ating next na segment na magiging mabigat din naman mga kaibigan, given na dito sa mainit na segment ay i-review natin ang 7.30 patch ng Dota 2 Part 2. Yan, mga kaibigan. So dito pahapyawan natin yung mga neutral item. Yes. Natin yung mga neutral item and then let's focus on the, what do you call this? Heroes. Yeah, mga heroes, mga set. Okay. So, yan. Faded brooch, and yung mga na-remove, mga idol, yan. Mga na-remove. Wala na. Alam. Faded brooch, ironwood tree, imp claw, illusion escape, minotaur horn, orb of destruction, and balista. Ang meme nga dito, JB, nakatamabay sa Quirix page. Parang sad phantom lancer. Sad phantom lancer. Kasi implode, ba diba, nagpo-proc din siya sa mga illusions. Even yung illusion escape na merong illusion mastery. Yes. Mas masakit yung outgoing damage sa mga illusions. Ngayon, ba diba, wala na. Wala na nga. Medyo masakit. Pero, syempre mga Seb, dito naman tayo sa ating next, which is Pig Pole. Ayan. Yan. Ito yung tinutukoy ni Ice. Tier 1 item, tapos grants plus 6 to all stats. Technically, para siyang ironwood tree. Yes. But better, kasi meron siyang active, which is pig out. Costs 50 mana and 25 seconds cooldown. Yung pig out, turns the owner into pig for 4 seconds, grants plus 10% movement speed. So, para kang hoodwink? Parang kang na-hex. Oo, na-hex ka. Hex lang, pero mabilis. Oo. So, kasi hindi ka din pwede gumamit ng item, hindi ka din pwede gumamit ng skill. Yeah. Wala talaga. Nagiging baboy ka lang dyan, tas mabilis ka. Pero nag-enjoy akong gamitin yung pig pole kahapon. Kasi, sakto ang katapat ko nun Razor. So, ginagamit ko yung pig pole pang out dun sa may static link niya, which is effective naman din talaga. Totoo. Magapag may mga scenario ka na kailangan mong takbuhan, kasi literal pang out siya eh. Or pwede mong timingan yung pag-go mo. Kung alam mong 4 seconds, kaya mong skill, kaya mong walang gamitin na skill or item. Kasakto ka dun sa may mismong pupuntahan mo or i-go-go mo. Pwede. Kasi ginamit ko din to pang in kahapon eh. Sa Tide Hunter. Nilapitan ko sa gilid. Tapos sakto naman din siya. So, pwede siya pang in din. And pang out. Siyempre nga lang. Meron disadvantage. Kasi kapag ka hindi mo na-timingan yung cooldown ng skills mo. Tapos baboy ka pa pala. Wala. Wala kang magagawa. Literal na. 2 seconds yan. 4 seconds yan. So, medyo matagal din talaga ang magiging. Pero maganda to, kung tutusin, nagagandahan ako dito. Next natin is Tumbler's Toy. Ito yung parang Sploink. Tier 1 item. Grants 200 mana active vault. Propels your unit forward 300 units. 30 seconds cooldown and goes on a 3 seconds cooldown receiving a player based damage. So para siyang dagger. Dagger ang datingan. Next natin, Brigand's Blade. Naku, napakaganda nito. Alam mo, ito lang yung item ko kahapon, Phantom Assassin ako. Sobrang lugi ko. Pero dahil sa tulong netong Brigand's Blade, grabe, nakabawi ako sa farm, nakabawi ako sa kills sa hero, nakakapatay ako. Promise, maganda tong Brigand's Blade. Lalo na pagka yung mga hero mo is, for example, Phantom Assassin, may critical, Juggernaut, yung mga ganyan. Yung Raid King, yung may parang yun nga, critical, yung ma-amplify mismo yung damage mo. Kasi yung may passive siya, when attacking an enemy, deals plus 7 damage for each 10% HP the enemy is missing. So, mas malaki yung magiging damage mo kapag meron ka mga pang bigla. Ayan, mga pang pang burst. True. Next dyan, Fey Grenade. Plus 20 movement speed. Dito pa lang, panalo ko. Dami din nagsasabing open ito. Kasi kahapon nagtanong ako sa stream ko, sabi ko, ano yung mga parang pinaka napansin nyo or nagandahan kayo na item? Sabi nila, Fey Grenade, sobrang daya. Bakit? Isipin mo ha, throws a bomb to an enemy within 900 range, dealing your attack damage and applying a debuff that provides vision of the unit and deals 20 DPS for 7 seconds. Oo,
OP siya sa tier 2. OP siya sa tier 2, sa totoo lang. Kasi paano kung high damage dealer talaga yung ano, yung, let's say, yung mid nyo. Diba? And yung mga magaganda talagang maiba to, kung sakasakali man, out of range mo na, kung melee ka sa mid, out of range mo na, meron kang fey grenade, pwede mo siyang mabigla. Diba? Tama. At saka itong time na to, tier 2 item, so ang time niya is 17 minutes, 17. No? 17. Mm. At that point kasi, pagkahalimbawa, yung mga, even yung supports, position 5, tingin ko meron na silang, kung wala man silang glimmer cape, at least amulet. Ikaso, mayroon ngang vision eh, diba? Debuff, applying a debuff that provides vision of the unit and deals 20 DPS for 7 seconds. So, sakto yung timing niya, sobra. Kasi ito yung point na bibili tayo ng mga panakas eh. So with this item, talagang huli ka. Wala nang dust-dust. Huli ka. Talaga mga Seb. So ayun nga mga idol. Very important din na, anong tawag dito, na matimingan nila yan. Mga idol. Pero, ano to? Last rig naman. Last rig. Grants 8 armor and passive hair trigger. The next time you get attacked by a hero within 300 range, it explodes, dealing 300 damage to all enemies within a 300 radius and applying a 100% blind for 2.5 seconds. Ang daya din na ito. 2.5 seconds is very long. Na blind? No. Ilang oras ba yung kay Hoodwink? Teka, check ko nga. Kasi yung bushwhack. Ay, tama ba yun? Bushwhack ba yun? Or, oo, tama, bushwhack. Oh, may ano din yun eh, 100% blind or 0% vision eh. So, tingnan natin kung ilan ba yung, ilang seconds ba yung kay Hoodwink. Vision lang yata yung kay Hoodwink. Ito, blind well, talaga, yung magmimiss. Ay, totoo ba? Oo. Ito yung magmimiss talaga. Ah, blind miss. Parang okay. Blinding light. Akala ko zero, ano, vision. 2.5 seconds. Okay, thank you. Bulag talaga. Pero kaya nga, sabi ko, ang daya eh. Ah, next time you get attacked with your 300 range, explode during. Ah, 300 all enemies eh. So, ibig sabihin, parang kung axe. Maganda siya sa axe. The F, oo nga. Axe nga itong blast rig. Yan ang hira na talagang gustong-gustong ina-atake siya. Holy. Diba? So, sa ngayon, may isa pa din na magandang item. Aesthetics cap. Ayan nga. New tier for item, 300 health and 10 health regen. Endurance whenever debuff from player-controlled source to be applied to the owner. Grant 50% status resistance for 3 seconds. Cooldown 30. So, in a way, para siyang Aeon Disc. Diba? Kasi passive siya eh. Tapos, yung debuff naman from player controlled source, sa ano lang to, mga idol, sa mga Beastmaster, yung mga boars, ayan, yung mga boars, yung hawk na may stun. Aesthetics cap. Ayun nga. So, medyo ano yan. Yan na yan, aesthetics. Aesthetics yan. Pilipino, aesthetics. Pilipina tayo, Pilipina. Sorry, sorry. Ano to, paano to? Whenever endurance. There could also be deployed to the owner. 50% status resistance. 3 seconds! Sa player controlled lang. Kunwari, yung mga enchanted na centaur. Enchanted na centaur. Sino ba to? Si Visage. Ayan. Yun yung mga ganun yung ano lang, dun yung status resistance. Okay. So, kung 2 seconds stun nila, 1 second na lang. Mabilis din, sa totoo lang. Sila Chen, yung mga alaga nila, hindi pwede. So, Witch Bane. Diba may mga stun? Hapon sila, Bimbo. Alam mo, talagang sinecheck nila yung tawag dito, yung Chen. Gustong itry ni Bimbo yung Chen offlane. Sobrang dahil bilis. Nga, totoo. Sa update sa ngayon, yung mga items, cooldown. Tapos may update ngayon sa Chen, alam ko na nagustuhan din nila eh. Pag nakaaga names, dispel. Strong diba? Dispel sa Hand of God. So pag may ravage kakampi mo, ikaw kakabuhay mo lang as Chen. Pwede kang mag-Hand of God. Tanggal agad stun nila doon. Talagang pambosit yung Chen mamaya. Puntahan natin yun later. Sino man siya eh, so mapupuntahan natin yun.
Mukhang aabot naman din. Uh-huh. Ayan yung isa sa mga heroes na nilulok forward talaga ni Bimbo na gamitin. Chen. Next naman natin is Witchbane. New tier 4 item passively causes your hero to deal extra magic damage to its target equal to 4% of its max mana on attack. Active the spell. Dispels all enemies and allies within 300 radius. Dispel. Dispels all enemies and allies within 300 radius. Ano siya? Paano ito? Teka. Try natin magmalib. Tapos, merong witch bait. Tatry ko lang. Meron akong ano dito eh. Ay? Ah, yung mga illusion? Tama? PL, select enemy heroes. CK na lang. Enemy. Level up to max. Level to max. Kailangan makita eh. Kailangan makita. Refresh tayo. Hindi eh. Active dispels. All enemies in allies within 300 radius. Paano dispels all enemies in 300 radius? Okay. Hindi na din dispellable pa ba yung Windrun? Hindi na ata eh. Basta yung mga pwedeng ma-dispel. Ah. Ano 'yun? Paano? Oh, nasaan na? Asan na yung dispel kinemper? Oh, dispel. Dispel. Oh. Asan na yung dispel gamitin ko? Oy. Yan. Yun. Ganon. Hindi like natang... basic dispel. Basic dispel lang siya. Ito guys, Arcanist Armor naman po. Plus tier 5 item. Plus 5 armor. Plus 20% magic resistance. Passively grants 5 armor and plus 20% magic resistance to all allies in a 900 radius. Active Mega Shield gains a 35% damage reflection aura in a 900 radius affecting allied units for the next 5 seconds. Does not affect illusions. Okay. Anti-chain. Mga rescale lang naman to, mga Seb. Decreased. Puro mga reduction lang, mga umiin ng mga na-buff na ano. Spider legs no longer considered a boot. Movement speed bonus reduced from 65 to 25. Tapos yung flicker. Yung flicker, ito yung mahalaga. Para na siyang dagger in a way. Kasi once na ma-atake ka niya, in place ka na lang makakapag-flicker. Okay, gets. Oh, wow! Para na lang siyang dispel. Gagamitin mo yung flicker for the dispel. Oo, ganun na lang yung mangyayari. Hindi, kung hanggat hindi ka na-atake, pwede ka mag-flicker pala yun. Kailangan mong dumistansya ng malala. Ganun. So, pag nare-radiance ka, hindi ka makakapag-flicker pa out. Kasi in place ka lang talaga doon. In place ka lang din mapupunta. Kahit mo siya. And eto maganda to JB, yung Stormcrafter. Kasi kahapon din, nakahawak ako ng Stormcrafter. Okay. Even nagtatago ako sa Neutral Creeps. Para patch kasi ako kahapon eh. Pepwesto ako ng hook. Yung mga Neutral Creeps sa gilid ko, hindi ako kita. Pero, nagpo-proc yung kidlat. So, yun ang problem sa Stormcrafter. Kung baga kahit walang vision, pinuntaan ako doon ng creeps kasi nga nag-proc, nakidlatan sila ng Stormcrafter. Hindi naman nila ako kita. Tsaka nagpo-proc siya kahit na blind. May mga instances na maganda to kasi may damage yung kidlat, diba? For example, naghahabol ka na, papatay na yung kalaban, dun siya maganda. Pero pag halimbawa, tinatry mong magtago, yan. Diba, bababa mo siya kasi nagpo-proc siya. Pero ngayon, hindi na yan. No longer triggers if the holder is invisible to the target. So, buti naman. Fallen Sky, ito cast reintroduced from 1.6 to 1.2 lang. So, mga ano lang siya, rescaled nga lang. Pinababa lang talaga yung karamihan. Pero tayo tumungo na sa mga heroes, mga Seb. Abaddon! Strength change from 23 plus 3 to 22 plus 2.8.
medyo goods to, pinabababa kahit paano. Pero yung cast range ng Apotic Shield, medyo pinalayo. Kaya mas okay na din yung Abaddon, mas makakapag-protect ka ng carry mo or ng course nyo in a much safer position. Diba? Mas makakabuelo ka na din kahit paano. Malaking tulong na yung ano, yung 50 increased cast range. Oo. Kanina nga naririnig ko nagka-cast si KJ. Sino yung nag-Abaddon kanina, KJ? Si Laskeb. Tapos position 5 to na Abaddon, diba? Apakadaya, naririnig ko siya kanina nagka-cast. Sabi niya, apakadaya kasi nga, diba, meron ng range eh. Oh. Yan, no? Cast range increased 500 to 550. Nilikod lang talaga literal yung Abaddon. Kasi ganun na yung mechanic ng Abaddon dati eh. Nilikod na lang siya talaga literal. Tapos sustain. Tapos wala na, okay na. Eh, kadalasan naman, hindi mo naman gusto inapuntahan sa likod yung Abaddon. Kasi nga may borrowed time eh. Yeah. So parang napaka-OP para sa akin na hero ng Abaddon still. This patch, ganda-ganda nang bigay sa kanya. Level 20 talent, ayan, minus 15% cooldown reduction, plus 100 apotic shield heal, which is ganun pa din. Sustain is still sustain. Level 25 talent, 180 apotic shield, replaced with minus 1 curse of Avernus. Ito ang hindi ko gets, minus 1 curse of Avernus attacks. Ah, apat. So bale, yung tatlo na lang. Apat ba yun? Apat, tas tatlo. Nalilito kasi ako dun eh. Apat sa curse of Avernus, tatlo sa Bash of the Deep. Diba, tama ba? Oo, tama. Doon ako nalilito pag nagka-cast ako eh. Sabi ko, ilan ba tong curse of Avernus? Ilan ba tong Bash of the Deep? Technically, same lang sila. Kasi, eto, pagka third attack mo, saka mapupunta yung Curse of Avernus. Mm. Yung sa Bash of the Deep, sa yung pag nakatatlong hit ka na, yung next attack mo, alang magbabash. Ganun siya. Ganun sa Bash of the Deep. Ah, okay. Ayun. So, parang ganun na din to, mga Seb. So, tatlong attack na lang ang kailangan para kumapit yung silence. So, maganda din i-carry. Kahit pa paano. Kasi meron siyang Apotic Shield Health at level 20. Diba? So, okay na din. Pero Alchemist, ito yung isa sa natutuwa ko. Janwell, mukhang isisinko niya to. Nakararamdaman ko. Tingnan mo yung cooldown reduced from 16 seconds to 13 seconds. Mana cost rescaled from 90 to 120 down to 100. So, 100 na lang ang banan niya. Oo. Oh. Hindi mo na siya kailangan ipa-level na ipa-level. Truly. Berserk so, Berserk Potion. Berserk Potion. Ito din, mga Seb. Diba? Plus 30, grants 30 movement speed. Added lang siya. Dati, attack speed lang nga tato eh. Yung Berserk Potion. Tapos, added radius, added concoction radius at level 10. So, Mingali, maganda pa rin ang isang Alchemist. Baka nga bumalik to sa pro scene eh. Pwede. Malabo. Sakit na ito, Alchemist. Wala naman na-nerf sa kanya before. Hindi lang talaga siya napipick kasi agahan din yung online sa ngayon. And ang aga kinakain lagi yung jungle area ng kalaban kapag ka nalugi na eh. So, yun, parang hindi na siya fit sa meta. But sa ngayon, tinatry naman siya ibalik para ma-pick ulit. Ante Mage naman, meron ba tayong malaking updates? Strength gain increase from 1.6. Madaya si Ante Mage, pre. Oo. Yan. Basahin mo yung kay Ante Mage. Para masabi mo. Ako. Rework short counter spell na also passively grants a 900 range offensive aura reducing enemies magic damage by 10%. Grants triple the effect to enemies within 300. So, yung mga Leshrac. If may mga Radiance, di na ganun ka-effective. Medyo lessen yung damage. Technically. Di ba? Tama. Ay! Magic damage yung sa Radiance, di ba? Oh, magic damage yung maituturing. So, lessen yun. Ano, paano ulit? Sorry. Visit kasi to si Marco eh. Bawas yung damage. Bawas yung magic damage na matatanggap mo. Leshrac na may Pulse Nova. Ayan. Hindi siya ganong mananakit sa ganun. Bawas, pero may papasok pa din naman. Pero pag sobrang lapit.
Abali 30%. Oo, oh, tapos meron kang Mage Slayer na pinamura lalo. Diba? Fragment Scepter now has 3 charges. Ano tong Fragment Scepter? Yung scepter niya kasi, hindi, ano tong Aghanim Scepter? Hindi. Yung Aghanim Scepter niya yan. Ano kasi yung Blink Fragment yan? Magkakaroon ka ng tatlong chance na illusion, ibiblink mo sa isang area para, pero uncontrollable siya. So hanggat wala siya nakikita, nakasteady lang siya. Pag may kalaban, nasaka siya atake. Ganon yung Blink Fragment gumagana. Pero ngayon, meron kang tatlo. So pwede mong ipag-farm ng mas mabilis. Diba? Yun yung nagiging essence niyan, and talagang mas bibilis yung pag-online ni AM. Tama. Aghanim Scepter to. Aghanim Scepter siya. Ayan. Okay. Meron kang ibabatong illusion dun sa area. Kung ano yung gagawin mo ata, ganun din gagawin ng illusion. Tama ba? Goyo. Ayun oh, pag nag-counterspell ka, pati illusion mo, magkakaroon ng counterspell. Lahat ng binato mo. Hindi. Ay. Except yung void, hindi. Yung counterspell lang. Ah, dinedemo mo? Oo, dinedemo yung hero. Para, ano? Wow. Try mo. Ayan. Anti-mage. Ikaw din, Direk. Try mo kayo. Para makita ni Lobo yun si Direk. Kaya mag-dota. Eh, wala eh. Axelords eh. Axelords. Ha? Di ka makapag-dota sa ano? Akala ko. Sorry. Ay, wala ka ba nung Steam Deck? Ay, mahirap. Ay, meron ka? wala pa ba? Level up. Level to max. Aghanim Scepter. Okay lang. Teka. Yun. Okay. So, teka. Ben, nag-ano? Sino pa ba? AM, basta malakas si AM ngayon. Arc Warden, Shard Slow increase from 20% to 30% ng magnetic field. Sa talent naman, pinalitan yung 12% cooldown reduction ng plus 8 armor. 40 attack speed, pinalitan ng plus 40 magnetic field attack speed. So, kailangan nakatambay ka na doon para doon. At level 20 naman, replaced yung 100 attack range ng plus 40 flux damage per second. So, mas kumate. Kaya pala pinapatay ako, Crystal Maiden ako. Now you know. Okay. Kaya pala, ang ginawa... See, ewe? Nag-access na gano'n pa din. Nag-manta pa rin daw kahapon. Si Ewe. Ayan, ito yung axe ngayon, mga Seb. Rework na yung shard niya. Counter Helix to apply a 6-second stacking debuff that reduces attack damage by 20% and increase counter helix chance by 10%. So technically, pag inatake mo siya ng limang, pag nag-stack yung counter helix niya ng 6 na beses, hindi, nag-stack siya pre. Hanggang 6 ata. Teka. Ah, 6 second 'yon per wait. Level. Pag naikutan, hanggat naikutan ka. Ano daw? Alam niyo, gulo yung kausap. Para kayong dalawang lasing. At least parang lang. Pero yun, kunwari, na-call ka ni Axe. Diba? Na-call ka. Tapos naikutan ka ng ilang beses. Magkakaroon ka ng counter helix damage reduction. Ayan. By 20%. Hanggang 5. Oh, reducing attack damage by 100%. Oh, ayun oh. Wala kang damage technically. Pag na-call ka. Tas may armor pa si Axe, 'di ba? Ayun.
Ganun siya. Tengo omit. Send natin. So, kupal si Axe, kupal si AM. Ayun, pinatay ni AM sarili nyo. Isang call lang. Pero yun nga, mga sev. Tignan mo, omit. Sinend ko sa'yo. Minus 160 damage din. So, malaking ano, malaking tulong. Kung sa kasakali. Offlane na talaga. Off, access back and offlane. Kupal yan. Ano, ano? Oo nga, ala, loot. Loot roga. Bola bago roga. Si Ben, puro ka. Ah, okay, okay. Oh, nagets mo. Oh. yung o niya parang pang ano lang eh, no? Pangengat eh, yan o, tignan mo. Tignan mo, tignan mo. Hindi, hindi, hindi. Hindi, depende. Hindi. Hindi, ilan ang max stock? Or depende siya, basta sa basta may ikutan ka. Sa lab na 6 seconds. Oo. Eh kung madami kayong umatake kay Axe, na-call kayong lahat. So madalas ang ikot ni Axe kasi magkakaroon din siya ng added na 10% counter helix chance. Counter helix. Damage by 20%. So 100% pag nakalimang stack si Axe. What the fuck? Okay, okay. Ayan. Level 20 Spain. Talent. Plus. Nice. Plus 9 sec to face with 10% magic resistance. Pero JB, ano mas maganda? Yung ngayon o yung last time na Axe? Carry? Maganda yun noon. Pero offlane, mas better yung Max ngayon. Talagang set up eh, no? Setter. Oo, eto. Bane, eto. Brain Zap, mana kasi juice from 120 to 180 hanggang 100 to 160. Cast range, pinalayo ng bagya. Nightmare, pinataas yung damage. Ay, hindi. Deals pure damage per second to enemy nightmare targets. Alam ko dati magical to. Ngayon, pure na siya. Tapos, Fiend's Grip, pinabilis yung cast point. 0.2 na lang, dating 0.4. Hindi ko mag-gets kung yung 0.2 na yun, paano. Cast point. Ah, okay. Kasi cast dati, kailangan niya pa itaas yung kamay niya eh. Ngayon, di pa na itaas yung kamay, nakakasa na. Yan. Ito, Batrider, back in mid lane or off lane, pwede. Bonus damage increase from 6, 12, 18, 24 to 7 to 28. Tapos damage ng Firefly na rescale from 10 to 70 hanggang 20 to 65. Yan. Cooldown increased from 40, 34 to 46 to 34. Maganda, maganda pa rin yung Batrider ngayon. Ay, hindi, okay lang. Sabi sa'yo, JB, naglalaro ngayon yung Execration. Chen, oh, Chen yan ni Bimbo. Chen nga ni Bimbo. Oo, oh, naka-chen nga. Mag-chen nga yan. Panoorin nga natin mamaya. Nakalimit sila ngayon sa Kuya Nick. Tapos may punch, JB. May punch. Ayun na. Joe my John. Joe my John. May punch. May post 5, yes. Post 4. Hindi ko pa alam. Wala pala. RR. Pero mukhang post 4. Tapos position 5, Tascar. Carry punch daw. Carry punch. Ay, pwede nga yun. Carry punch. Mag-carry ka nga, Dayan, Pudge. Hindi, may MK, may MK, may MK. Mid yan. Bale, hindi, ang mid invoker ni Bob. Tapos carry, may MK. Tapos, Tascar 5, Quattro Pudge, and Chen Offlane. Sabi ko na. Napag-uusapan pa lang sabi natin. Sabi ko na. Ganda yan, Chen maganda yan. First item, Aghanims. First item, Aghanims yan. Pinopractice. Na-practice okay, okay. Ka ni Bimbo so, kahapon. Pero, mukhang kailangan muna natin putulin bago tayo makaabot dito sa Beastmaster. Ay, pero sige, isang Beastmaster muna tayo, mga Seb. Isa lang. Ayan, Beastmaster. Aghanim Shard, Call of the Wild Hawk can now be unit targeted, which will cause the hawk to move in the direction of the target and cast dive when if in range. So, malawak-lawak yung range nung ano niya, nung hawk niya. Tapos, nadagdagan pa din ng vision from 600 to 900 to 750 to 900.
So at level 1, mataas na din yung vision na may bibigay sa rin ng Wild Hawk. So baka makakita ulit tayo ng mga Beastmaster. Malala. Pero yun nga, mga Seb, kung dito muna natin puputulin yung ating gameplay update na 7.30.